here is my pan. Maganda yung araw at yun nga, pinalabas ko siya sa may pinto para makasagap ng fresh air. Guys, it's me again and welcome to my channel. So guys, for today's video ay isi-share ko sa inyo ang aking gawa at yun, libangan na rin habang magkwentuhan tayo. Ngayon ay gagawa ako ng ano tawag nito? Pandisyosa? Ayan, pandisyosa. Ayan, so nandito na yung mga ingredients ko. So medyo magulo yung kusina ko kasi nga ano, ang dami kong sinusuportahan, nandun pa yung tablet, yung laptop, nilagay ko na sa kusina kasi nga ano, kasi nga para mabantayan ko at may alam po yung i-comment ko. So ayan. Ayun guys, so naggawa na ako ng spaghetti sa para sa aming hapunan, pero ngayon gagawa pa rin ako ng aking ano, yung aking ang tawag nito. Yung pang merienda or pang almusal para bukas. So, nandito na yung ating ano. Ayan. I-off ko na yung gatas. Ayan. So, ang ating ingredients ngayon ay nandito na. Pakita ko sa iyo, guys. So, ang unahin natin guys ay ilalagay ko dito yung lukewarm na water. Ayan. Actually, ito gagawa lang ako kasi wala na kaming tinapay na stock. At ayoko namang magpabili sa mother-in-law ko or sa ano, sa aking sister-in-law ng tinapay. So, mag-bake na lang ako para meron kami. So, meron namang mga stock. So, kailangan ko lang i-ano. So, pagkalagay nyo ng yeast tsaka yung lukewarm na water, antayin nyo lang ng mga I think 5 minutes. So, habang nag-aantay tayo ng 5 minutes, guys, share ko lang. Today is Monday. At yung update nga natin sa ating lagay sa aking anak ay okay siya. Wala siya talagang sintomas. As in, no, ano siya, fit na fit siya. As in, ano, lagi kaming may ginagawa para malibang ko siya. And kahit na hindi kami, yung contact namin ay hindi ganun ka, ano. So at least nandyan siya. Ayan. So nandyan lang siya. And, nag-i-exercise kami every day, at least 30 minutes, ganun. Tapos kanina, maganda yung araw at yun nga, pinalabas ko siya sa may pinto para makasagap ng fresh air. And naligo siya at ano, yun, after nun, nanood na siya ng mga palabas at nag-drawing. Yun nga, yun yung mga araw-araw na gawain niya. And then, nitong hapon, so, binigyan ko siya ng merienda, syempre. Nitong hapon, nag-exercise kami, nagsayaw, nagsumba ng 30 minutes. So, nandun pawis na pawis kami dalawa. And, yun, pagkatapos nun, before pala yun, may tumawag sa akin ng mga sa taga-health department. At kinlear, kasi diba sabi ko, may ano siya ng November 3, may schedule siya ng swab test na naman. Kaya lang, hindi siya allowed na pumunta doon dahil nga positive nga siya, diba? So, ang ginawa ay sabi ng tumawag na may tatawag dito sa amin na doktor o sa akin na doktor sa Thursday. So, doon is nila i-explain o siguro may itatanong kung ano mga sintomas o kung ano pang mga nararamdaman ng anak ko para to make sure. And doon ko malalaman kung may pupunta dito para i-swab test kami or siya lang.
Kasi ako nga negative, 'di ba? Saturday kasi ako nagpa-test and then Sunday na receive ko na 'yung email na negative ako. So na-share ko na 'yun sa inyo. At today is Monday nga pala. Ang schedule bukas na pa-swab test niya ay hindi kami pupunta doon. So hindi ko siya ihahatid, hindi rin kami makakalabas kasi 'yun nga ang bilin ng taga Health Department. So yun nga, hindi ko pa alam kung anong ganap, kung anong mangyayari sa Thursday. So i-share ko yun sa inyo kung anong mga detalye para alam nyo rin. Ayan. So update sa aking anak ay okay siya, as in wala siyang wala siyang lagnat, walang ubo, walang sipon. Normal ang activities niya at yun nga, buti na lang hindi pa rin siya yung tipong naboboring nga dahil nga nandyan ako para nakasupport sa kanya. So, yung ganitong sitwasyon, kailangan mong libangin din yung anak mo kasi syempre, kahit pa paano, yung anak ko kasi masyadong mature na yung isip kung ano kasi nandito lang siya sa babae. So, yun nga, yun ang kagandahan kasi masyado siyang mature at naiintindihan niya talaga yung mga yung sitwasyon na ganito at yun ang maganda. Kailangan natin ipaliwanag lang para alam niya rin, 'di ba? Dahil kahit ano man ang sabihin natin ay nandun pa rin yung tipo, 'di ba, yung mga bata is nandun yung nagbo-boring, nandun yung ayoko na, gusto kong lumabas, ba? Diba? Pero siya, as in, nililibang ko siya para hindi niya maisip yung mga ganung bagay yung naiinip. Hindi siya mainip kahit na nag-iisa lang siya. So, pinaparamdam ko na nandyan lang ko. Lagi ako nakasilip sa kanya, tapos kumakatok ako sa salamin para kung anong gagawin namin, ganyan-ganyan. Tapos, mag-video call kami, mag-anuhan kami, mag-harutan kami, ba? Diba? Yan ang ginagawa ko para total nandito lang naman kayo, nakakulong kayo lang dalawa mag-uusap. Although may kausap naman ako, nagte-telepono ako kung kani-kanino, tapos nakausap ko yung mother-in-law ko today. Yan, tinawagan niya ako kung ano bang kailangan ko. So ayun, sinabi ko naman na wala, tinapay lang yung kailangan ko pero hindi ko kailangan bumili kasi may hari na naman dyan, may mga ingredients naman ako, so kailangan ko lang mag-bake, diba? So ayun guys, continue na natin. Zoo, ayun, diba, at least napaka productive naman ng ating pagkaka-stay sa bahay. Gagawin natin yung sa kusina ang gawain. So, ilagay ko siya sa malaking bowl. May form lang ako na ganito and dito ko siya gagawin. And ready ko na lang siya. Lagyan ko siya ng butter. Ayan. So. And I have also hugis puso. So, gagamitin ko rin siya. So, ayan guys. After an hour ba?
ilagay ko na lang dyan. Nakalimutan ko na. And yan. As in, tumubo na siya. Zoo! Tingnan mo! Diba? Zoo. Ayan siya. So, ayan na yung ating dough. Papa-assign pa natin ng mga isang oras. So, after an hour, yan na yung ating teig or ano pa tawag mo? Dough, yan. It looks so perfect. So, here is my pandisyosa. Yan, yung aking pandisyosa. Look at that. Pandisyosa a la Liza. Yummy, yummy.